Humihirit ng taas presyo sa tinapay ang isang grupo ng mga panadero. Talo raw kasi sila dahil sa nagmamahal ng mga sangkap. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Hindi lang daw nagmahal ang pandesal sa suking panaderya na binibilhan ni Eduardo. Dating 2 lang, naging 253 at lumiit pa. Pero lalo naman ang pagpait ng presyo ng iba pang pangmeryendang tinapay at panghimagas. Yung tig 9 po dati, 7 yon. Tapos yung tig sa ice, 5 lang din. Tumaas po ang presyo ng itlog, tumaas ang presyo ng butter. Kapag linagyan natin ang itlog, medyo maapektuhan ang presyo nito. Umakyat na sa mahigit 9 piso ang medium size na itlog. Nagmahal na rin ang ibang gastos sa mga bakery gaya ng renta, kuryente at tubig. Bukod sa tinapay, maaari rin tumaas ang presyo ng mga cake gaya sa bakery na ito. Kasi hindi kami nagbabawas ng ingredients at saka hindi din kami nagbabawas ng size. Gets naman daw ng grupo ng mga bakery ang dagdag gastos pero panawagan pa rin ito. Huwag natin galawin ang presyo ng Pinoy Tasted Pinoy Pandesal. Panatiliin po natin ito sa laki ng operating expenses namin na talagang apektado. Ang grupong Field Baking naman o samahan ng mga commercial bakers sa bansa, humihirit na rin ang taas presyo sa DTI. Yung other expenses like fuel, parang taas din po. Ang asukal na mataas pa rin from the previous months and previous years. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DTI pero wala pa silang tugon. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.